4, 3, 2, 1. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Rattles po. Pag-usapan po natin yun. Marami-raming bagay, no? Pero ang pinaka-main topic po natin, itong pambabastos na naman ito ni Kaki Pangilinan, no? Sa ating mahal na Pangulong Duterte. Alam nyo po, may iba pa pong bumastos, no? Isa-isayin po natin yan. Pero may mga good news din po tayo. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, mag-subscribe ka na, no? Kung hindi ka pa subscriber. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, good news po muna. Maganda nagsisimula ng good news, eh. Ito po mga good news natin. Tinatago po nila to, eh, no? Hindi po nila basta-basta sinasabi. Nakamit na po natin ngayon ang pinakamababang bilang ng COVID-19 anong tawag diyan? COVID-19 cases sa loob ng isang buwan, 1,600. Hindi ko sigurado yung ano, no? Basta 1,600 more or less. hindi lalagpas ng 1,600, eh. So yan po ang pinakamababa na, no? So okay na talaga tayo, tapos bumabalik na sa normal, nagbubukasan na po yung ating mga tourist spot, yung mga tao po, dahil po yan, hindi po yan dahil sa gobyerno, sabihin na naman ng mga dilawan, hindi naman si Duterte may dahilan yan. Tama po yun, pero yung pakikipagtulungan po ng mga tao sa gobyerno, no? Marunong na po ngayong magsuot ng face mask sa mga tao, marunong na po mag-face shield, marunong na maghugas ng kamay. Yun lang naman po talaga, no? Ang kinakailangan natin. At wala pong mga rally. Alam niyo yung mga, ang tawag po dyan sa mga rally na yan, super spreader, no? Bakit po yung mga rally nagiging super spreader? Eh, kita niyo naman, no? Yung agitated kayo, tapos sama-sama kayo, nagigil, eh, mga dalawa o tatlong oras kayong magkakasama na, siyempre, napapagod yan, yun po yun. Hindi po yung katulad nung pag namalengke ka, hindi mo naman makakasalamuha lahat yung mga tao ron. Eto, mga dalawa o tatlong oras kayo magkakasama sa rally, no? Tapos pag naghingahan na kayo riyan. Kaya po super spreader ang tawag dyan sa Amerika, yung mga rally-rally na ganyan. Okay? Yan po yung good news po natin, 1,600. Kapapasok lang ngayong alas 4. Pero kung gusto nyo na eksakto, teka, may eksakto naman. Mamaya na natin paglilingkod yan. Okay. Isa pa pong, alam nyo po, meron akong bagong idol ngayon sa Twitter. Ito pong nagngangalang Tisha M, no? Tisha CM. Yan. Sa kanya ko lang po, maganda po yung tweet niya tungkol dito kay Nasino. Si Reyna May. Na matagal na, araw-araw yata, yan. Alam po ninyo mga dilawa, no? Pag uso, talagang uso. Eh. Dolemite ng Dolemite, di ba? Kung ano po yung uso, yung po binabarnata nila. Ngayon, nakalimutan na po nila yung Dolemite. Eto naman po, yung uso ng bago ngayon, si Reyna May Nasino, no? Pero napakaganda po ng isang tweet nito ni Tisha CM, no? Ito po ang bago kong idol dito sa Twitter. Tignan niyo po ang sinabi niya, no? 3 hours ago. Nasino, si Reyna May, is a victim of two life decisions that will forever haunt her, no? Ay, biktima siya ng dalawang desisyon sa buhay na panghabang buhay niyang kakargahin. Okay? Una, joining a subversive political group. Yung pagsali niya dyan sa bagong alyansang makabayan. Di ba dyan siya nahuli? Okay. At ikalawa, choosing a wrong father for her child. Kasi hindi natin alam, eh. Kung yung tatay niyang anak niya ay responsable, di ba? Nakulong yung nanay, responsable ang tatay, siya mag-aalaga. The consequence of her action led her to her predicament, current predicament.
yung ibinunga ng mga aksyon niya. Yan po ang inaaning niya sa kasalukuyan, no? Yan, kaya po ganyan ang buhay niya dahil dun sa dalawang bagay na yun, no? Yung pumasok siya sa isang subversive political group at nagkamali siya sa pamimili ng ama ng kanyang anak. Kaya hindi ito dulot, to kasi yung lagi nila sinisigaw, di ba? Napakasimple, no? Napakasimple ng tweet niya. Ulitin natin yung dito. Not the justice system, not the government, not the DDS. So yung nangyayari sa buhay niya, hindi po yung kagagawa ng gobyerno, kagagawa ng justice system, at lalong hindi yung kagagawa ng DDS. Kasi in the first place, hindi nga natin kilala yan sinasino. You know? Sila lang yung gamit ng nagpakilala sa atin. Araw-araw na parang mahigit ng 1 linggo nilang ginagamit. Alam niyo yung mga dilawan, panay-uso. Ang pinaka nakakatawa nilang pa-uso, nala, si Soberano naman ngayon, di ba? Lisa, meron nakakatawa talaga silang nagpa-uso eh. Naalala niyo yung manang na nagtitinda sa sari-sari store? Hindi ko po minamasama yung pagiging at nagtitinda siya ng sari-sari store. Malaki kitaan dyan. Yung palamura, di ba? Mura na mura sa mga DDS. Pinagmumura. Sa mura lang siya na mura, no? Eh nauso. Sakay din yung mga dilawan. Alam niyo po ba ginawa ng mga yan? Pinagsalita pa sa mga rally, kala mo leader nila eh, no? May nauso pang isa, yung taga-Taiwan. Ano nang pangalan nun? Lin, di ba? Ganyan lang yung mga gawain ng mga yan eh. Nauso si Lin. Lahat sila sa kayang kay Lin, no? Nakala mo si Lin, parang... Tapos nung in-interview nila ng... may nag-interview sa kanya na ano eh, na reporter nitong Rappler, doon nila na-realize na wala, hindi pwedeng maging leader si Lin nung in-interview nila, no? Walang ano eh, walang sense yung, kumbaga wala sila mahihita, no? Ganon din naman si Manang, yung nagtitinda ng sari-sari store. Naging leader nila bigla sa isang rally. Eh di mura katakot-takot ang, ganon lang po sila, no? Kung ano lang po uso. Uso yung atakehin yung Dolomite Sand. 3 buwan yata nilang inatake. Meron silang pauso na hashtag House Duterte. Meron silang uso na hashtag Let Lenny Lead. At lahat ng nagresulta na yan ng 91% approval rating ng ating Pangulong Duterte. Yan po yun eh. No? So, eto po ang pinakamaganda kong nakita na tweet hinggil dito, no, si Tisha CM. Nasino is a victim of 2 life decisions that will forever haunt her. Joining a subversive political group and choosing a wrong father for her child. The consequences of her action led to her current predicament, not the justice system, not the government, not the DDS. Yun po ang katotohanan. Yung wrong decision niya na pagpasok sa samahan na yan, yung wrong decision niya sa tatay ng kanyang anak. Hindi yung mga DDS, hindi gobyerno, at lalong hindi yung ating justice system na gustong ibintang nitong mga dilawan, pulahan, at sari-saring kulay sa rainbow ng Pilipinas. Okay? Ang ganda eh, no? Simple lang siya, hindi siya mapalabok, hindi siya ano, straight to the point. Okay, meron pa akong nakita na, no? Ito pa yung isang tanong niya, no? Yung sinasabi niya na, sinasabi nila rito kay Nasino, mas maganda kasi siya mag-formulate kaysa sa akin kasi barubal ako eh. Siya ang galing, eh, no? Ito po ang tanong ni Tricia CM, Tisha CM. So what did Kadamay and Bayan do all this time that Nasino was going through this ordeal? She sacrificed her life
supporting and promoting their cause. Ay, kadamay din pa nga pala to. Hindi lang pala bayan, no? Kadamay. She sacrificed her life supporting and promoting their cause. And when she got arrested and gave birth inside the jail, what support did she get from these commie fronts? Any help extended to her child? Anong naitulong ng kadamay at kabayan, no? Nung siya'y nakulong, nung siya'y nanganak. Tinulungan ba man lang nila? May nag-aruga ba sa anak niya? Yun po yung question natin. Matapos niyang ibigay ang lahat-lahat para dyan sa organization na yan. Nakakatakot po yun, pero maganda po, maganda pong ano eh, hindi po natin hindi po dapat natin na huwag talakayin to si Nasino, no? Ang dapat pong ginagawa natin dito sa kaso ni Reyna May Nasino ay gawin po siyang isang halimbawa sa mga kabataan nang dapat na pamimili ng isang organisasyon na sasalihan, di ba? Magpatuloy ka ng pag-aaral, makatapos ka ng pag-aaral, tulungan mo mga kapatid. Ganun lang naman eh, no? Tumulong ka sa pamilya, okay na eh. Okay. So, dito na po tayo sa mga bastusan na po. Ito, talaga tong mga tao po na to, no? Wala na po talagang wala na pong hiyahaya sa ating Pangulo ng Pilipinas. Tignan nyo po, no? Gawain po ba ng matitinong tao ito? Ito po ay ano ba to? Anak bayan yata to. Kaya titignan ko lang po kung ano yan, ha? Okay. Ito po ay ano ng anak bayan, no? Poster po ng anak bayan. Si Pangulong Duterte, parang nakatali at yung mga bayan, mga kabataan na tuwan-tuwa at lahat ng mga tao sa likod ay mga nakataas kamao. At tignan niyo po yung ginagawa sa ating Pangulong Duterte. Sinusunog po. Ganyan po kababastos na itong mga kabataan natin, lalo na itong mga grupo na ito, no? Wala na pong paggalang sa ating, wag na yung sa Pangulo ng Pilipinas, no? Yung nakakatanda na lang. Poster po nila yan, ng anak bayan. Hindi na kinakailangang kung ano pang sabihin. Doon lang po sa poster na yun, ay alam na natin na direktang pambabastos ang ginagawa ng mga grupong to sa ating Pangulo. Okay, punta naman tayo dito kay sa anak ni Kiko Pangilinan. Ito po ang kanyang tweet sa kanyang kakay, natunog kokay. Nagre-react po siya ng ano eh, no? Dito sa pagsasabi ni Pangulong Duterte na I offered to resign because of endless corruption, says Duterte. Tama naman, di ba? Sinabi niya po yan. Pero yung kung paano mag-react yung anak ni Kiko, yun yung malupit dun, eh, no? Kakay, mag-resign ka na nga, Duterte Duwag. Hashtag Duterte Duwag. No? Yung kawalang paggalang, no? Mag-resign ka na nga, Pangulong Duterte. Walang pangulo, wala lahat. Duterte Duwag. Tinawag mo pang duwag ang ating pangulo. Kailan pa naging duwag yung pangulong ito? Ito yata ang isa sa pinakamatapang na pangulong nakita ko. No? Saan po nagmumula tong pinagre-resign niya na? Kasi nga bukang bibig ng ating Pangulong Duterte na gustong-gusto niya na mag-resign dahil sa sari-saring kadahilanan. At ito po ay pinatulan ng Inquirer, no? Alam po ninyo itong Inquirer, talaga mapagpatul itong mga ito. Teka po, wala muna, no? Meron pong isang pagkakamali yung ating Pangulo na kantsaw pong katakot-takot ang inabot dito sa Twitter dam, no? Ito pong may nasabi yata yung Pangulo na yung atin daw mga bilang ng adik ngayon sa Pilipinas, ay, uy, maraming salamat po, Ma'am Romana
Romana Kirit na nagbigay po sa akin sa atin na $19.99 o $20. Thank you. Hello po mga pindoters. Gawain niya ng mga satanas po yung poster na yan, Boss Buds. Okay. Ito po, yung sinabi daw ni Pangulong Duterte, hindi na nila makalimutan eh, no? Ang bilang daw po ng mga adik sa Pilipinas ay 167 million current drug users. Tapos, kunestyon na nila yung mga pagkatao ni Duterte na, ha? Paano mangyari yun? Eh, 100 million lang tayo. Paano mangyari magiging, lahat ba tayo, adik? Paano nangyari? Eh, worse pa pala to kay, ano eh, kinakantyawan nila si Lenny Robredo na mahina magkwenta. Eh, worse pa pala to. Pwede ba lahat tayo maging adik? Yung binanggit po ni Pangulong Duterte na 167 million, yun na yun. Alam nyo po, ganun po sila kabababaw eh. No? Yung maliliit pong bagay na yan, yan po yung pinapatulan nila. Alam nyo po yun, no? Ang daming sasabihin ng Pangulo, pero ang babanat, may isa lang pagkakamali. Eh, actually, pagkakamali yan eh. Sino naman nga naman ni maniniwala? Tapos, inaakusahan mo ba kaming mga ate, kaming lahat? Mga ganun na yung mga reaction, no? Tapos, edi lumala pa yung addiction ngayon, etc. Diba? Kala ko ba, susugpuin mo yan. Yun na, nagkapatong-patong na ang mga kabubuhang pagtuligsa sa Pangulo dahil lang sa pagkakamali. Sino po ba sa tingin nyo ang hindi nakakaalam na yan ay pagkakamali? Ang ibig pong sabihin, 1.67 million. Ang linaw naman po siguro, 1.67 million. Okay. Totoo bang pagkakamali yun o hindi pagkakamali? Sinabi na nga nila Roque na pagkakamali yun. Eh hindi. Bakit ito daw si Lenny. Iba po yun, yung pagkukwenta ng mat ni Lenny. Nagkwenta siya ng mat eh. Ito hindi naman nagkwenta ng mat si Pangulong Duterte. Sinabi niya lang 167. At saka, alam mong pagkakamali yun kasi palulubuhin ba ni Pangulong Duterte yung mga adik sa Pilipinas para sabihin na hindi matagumpay yung kanya? Para sabihin lahat pala adik, eh hindi matagumpay yung ano mo, yung drug war on drugs. Kahit ang dami mo palang pinapatay, yung pala lahat ng Pilipino ay adik. Ganun po sila kabababo, bumatikos eh, no? Ito pong mga to, bago natin balikan si Kakay mamaya. Okay. Eh, totoo po ba na si Lenny Robredo daw, baka nagkamali lang din eh. Tamang nagkamali yun. Pero, iba po yung intensyon niya sa kanyang pagkakamali eh. Kaya po nagkukwenta si Lenny Robredo nung, ano ba yung kinuwenta niya? O di, 4 na piso, 4 times 4, di, 1... Basta 1,600, no? 4 times 40, 1,600, di ba? Samantalang 160. Okay, kaya nakakatawa yun kasi gustong palabasin ni Lenny Robredo na yung, ang istorya po kasi niyan, yung nagtaas ng tax, yung train, di ba? Tumaas yung presyo ng bilihin. Kawawa naman daw yung mga tao kasi sa 10 kilong bigas, magkano yung idadagdag ng tao para sa 10 kilong bigas? Yun po yung gusto niyang palabasin na mahihirapan yung mga Pilipino. Kaya nagkwenta siya, nag-arrive siya sa 1,600. Yun po yun. Pagkakamali niyang kwenta kasi mahina siya magkwenta. Samantalang to si Pangulong Duterte, pagkakamali niya na hindi niya nasabi yung point, 1.67 million. Okay? Yun lang yun. Walang problema sana ron. Ganun po sila magpalaki. Balik po tayo rito kay Kakay, no? Okay. Kung magsalita, parang wala talagang kagalang-galang. Mag-resign ka na nga. Hashtag Duterte Duwag. Ganun po yun. Tapos kaugnay po yan
Meron ding poster nga yung sinusunog si Pangulong Duterte. Ang point lang po dito, saan po nagmula to, no? Kasi daw naiinip na yung mga dilawan, sabi ng sabi si Pangulong Duterte na magre-resign, hindi naman nagre-resign. Eh bakit naman po magre-resign? Hindi niya naman sinabing magre-resign ako bukas. Pwede niyo sabihin na fake news yung sinasabi niya magre-resign siya kung walang kondisyon. May laging kondisyon eh. Magre-resign siya kasi eto, katulad nito. Basahin natin. I offered to resign because of endless corruption. Di ba? Ang ibig niya sabihin, tigilan natin yung corruption. Ayusin natin yung gobyerno natin. Hamon niya yun sa mga gabinete niya na gumawa kayo ng paraan para mawala yung corruption. Magre-resign na lang ako. Parang ganun. Kung hindi natin... Okay. Sinakyan to ng Inquirer at sinabi na, alam nyo ang pangulo na to, napakaraming beses na nag-offer na resignation. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagre-resign. Parang ang pinalalabas, eh wala namang isang salitayang pangulo na yan. So, inisa-isa po nila, no? Tignan po natin, kailan po ba sinabi ni Pangulong Duterte yung magre-resign siya? Isa-isahin po natin, ha? At kayo na po magpasya kung talaga nagsisinungaling si Pangulong Duterte na salita siya ng salita na magre-resign, wala naman siyang, hindi naman tinototoo yung kanyang pagre-resign. Katulad po nito, yung una po nila nilagay dito, noong July 2019, sabi ni Pangulong Duterte, kung sasabihin ng military na siya ay bumaba na sa pwesto, magre-resign na siya, bababa siya sa pwesto. Ang tanong, sinabi ba ng military na bumaba ka na sa pwesto? Ang logic po kasi noon, ayaw ka na ng military, no? Ikaw sa gabal ka na sa pamumuno, yung pamumuno mo ay talagang wala ka na sa huwisyo. Perwisyo ka na sa Pilipinas. Kaysa ikukudita ka pa, sabihan na lang siya, magre-resign siya kusa para wala ng bloodshed. Hindi naman nag-aas yung military na mag-resign siya. Bakit siya magre-resign? Ikalawa, ito pong sinasabi nila na Ipsan Pulong Vice for House Speakership. Sabi niya, magre-resign siya kung tatakbo si Pulong sa o gusto, may pangarap si Pulong na maging House Speaker. Tandaan po ninyo, iniintriga po yung anak niya na kaya pumapapil gustong maging Speaker. Kaya sabi ng Pangulong Duterte, magre-resign ako kung magiging speaker si Pulong. Nag-i-speaker ba si Pulong? Bakit naman siya magre-resign? Eh, yun po yung kondisyon. Okay. If he is succeeded by Bongbong Marcos or Chis Escudero, magre-resign lang daw siya kung ang papalit sa kanya ay si Bongbong Marcos o kaya si Chis Escudero. Pwede na siya mag-resign. Bakit? Ang logic dito ni Pangulong Duterte, pagod na siya, pero alam niya na yung Pilipinas ay nasa magandang mga kamay. Kung si Chis Escudero o si Bongbong Marcos yung naging vice president, eh sino ba vice president ngayon? Si Leni Robredo. Bakit naman siya magre-resign? Eh ang kondisyon niya kung si Bongbong o si Chis Escudero. Hindi nila nauunawaan. Sinisingil nila sa Pangulong Duterte dito, bakit hindi ka pa rin nagre-resign? Samantalang, ang linaw na inaasar niya rito si Leni Robredo, na dahil walang kwenta to si Leni Robredo, hindi ako magre-resign. Yun po yung gustong palabasin doon ni Pangulong Duterte. Okay, ano pa? Ano pa yung sinasabi? Eto, maraming bumanat dito. Eh, magre-resign daw siya if he is given proof of God existence through a selfie. No, pag meron daw nakapag-selfie. Eto kasi yung panahon na galit siya sa mga kaparean. Eh. Di ba? Noong 2018. Magre-resign ako pag may napakita kayo na may Diyos tapos nakapag-selfie kayo. May nakapagpakita ba sa kanya na nag-selfie sa Diyos?
hindi siya magre-resign dahil doon. Wala nga eh. Iba, ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte, iba yung paniniwala siya. Bagamat naniniwala siya sa puong may kapal sa Panginoong Diyos, hindi siya naniniwala sa Diyos na katulad ng paniniwala ng mga pari. Ibig sabihin, inihihiwalay niya yung paniniwala niya sa religiosity. Kasi ang dami nalilin lang ng mga damaso eh, sa kanilang pagiging makadiyos. Yun yung pinupunto dun ni Pangulong Duterte. Sige, kung totoo yung mga pari na yan, di, magpakita kayo na naka-selfie kayo ng Diyos. Magre-resign ako. Malamang wala naman nakapagpakita sa kanya. Okay. Yung panahon na kumalat nung June 2018, yung meron siyang babae, naalala niyo yun, may babae siya, nagandahan yata siya, OFW, sa Singapore, sa isang speaking engagement, eh, nahalikan niya. No, nagwala yung mga ano, yung mga gabre-gabrela tsaka mga grupong kababaihan na pambabasto sa kababaihan. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, if enough women offended by his, ay Seoul pala, hindi pala sa Singapore, sa Seoul, Korea. If enough women offended by his Seoul kiss signed the petition, magre-resign siya. Eh wala namang petition eh, na pinagre-resign siya ng mga kababaihan dahil na-offend sila sa ginawa niya. Actually, dami. Matagal na, 2018. Meron pa ba? Okay. Nung pinagbintangin siya, na siya yung pangunahing, siya yung dahilan kung bakit na-aus o bakit natanggal sa posisyon si Sereno. Ano sinabi niya? Magre-resign ako if someone will give proof na involved ako diyan kay Sereno. May nakapagpakita ba ng prueba na siya ay involved sa pagpapatalsik kay Sereno? Eh kung wala, bakit naman siya magre-resign? At ang huli, hindi pa pala huli. Okay, ito pa sinabi niya. Pag hindi na ipasa yung bangsa moral law, magre-resign siya. Naipasa ba o hindi? Kasi, kaugnay ito na gusto niya talagang matapos yung problema natin dito sa Mindanao. Naipasa ba yung Bangsamoro law? Naipasa. Bakit siya magre-resign? Eh kaya niya nga sinabi yun para bilisan na nila yung pagpapasa ng Bangsamoro law. At ang huli, hindi, ito pa. February 2018, magre-resign siya kung hindi niya maipapatupad yung increase ng salary ng mga pulis at mga sundalo na doble ang sweldo ng pulis at sundalo. Kinakailangan niya ba mag-resign? Tamang paulit-ulit niyang sinasabi ang na magre-resign siya, pero ito ay dahil gusto niyang meron siyang gustong gawin at pag hindi niya nagawa yun, magre-resign siya. Katulad nito, gusto niyang itaas ang sweldo ng mga sundalo at pulis. Kung hindi niya maitataas, hindi niya madodoble, magre-resign na lang siya. Pinupuwersa niya yung mga kongreso, mga senador, na itaas niyo. Yun yung gusto ng Pangulo. Yun po yung taktika niya yan. Yung pagsasabi na siya yung magre-resign. Okay. Isa pa raw, magre-resign daw siya kung ang Congress at ang mga Pilipino ay nakapag-craft ng bagong konstitusyon na para sa maipatupad na yung tinatawag niyang yung uri ng gobyerno na isinulong niya nung eleksyon. Ano yun? Ano yung ano? Yung ano na nga yun? Yun, mamaya masasabi niyo yan. Ano na nga yun, yung decentralized na? Alam niyo yan eh. Ano na nga yung uri ng gobyerno na gustong isulong ni Pangulong Duterte?
Nakalimutan ko na. Narito mamaya, masasabi niyo yan. Kayo ang pag-asa ko eh. Nasa dulo ng aking dila eh. Federalism. Kung makakapagpasal sila ng bagong konstitusyon na para sa federalism, magre-resign siya. Meron na ba tayong konstitusyon ng federalism ngayon? Yun yung sinasabi natin, no? Hindi po nagsisinungaling yung Pangulong Duterte. May mga kondisyon po yung pagre-resign niya. Hindi po niya sinabing magre-resign. At ang huli, yung sinasabi na korap daw yung kanyang anak na si Paulo. Pag napatunayan nyo na korap yung aking anak, di ba na-issue yan? In-issue ni Trillanes yan? May mga issue pa ng mga dragon-dragon, yung mga tato-tato daw, na hinamon niya si Bongo, eh, naghubad si Bongo. Pero to si Duterte, Paulo, bakit siya maghubad? Sino ka ba? Di ba? Tama nga naman. Anong connection? Kahit ba may tato siya, anong connection nun? Dahil sa tato, involved na sa droga at sa mga corruption. Kung mapapatunayan nyo na corrupt yung kanyang anak, magre-resign siya. So, yun po yung ibig sabihin ni Pangulong Duterte, no? Kaya yung sinasabi ni Kaki na salita ka na salita na magre-resign. Bakit? Mag-resign ka na, duwag. Duwag, duwag daw yung Duterte, duwag. Kala mo si Kaki, kaidara niya yung Pangulong Duterte kung magsalita eh. Di ba nakakahiya yun ang sasabihin mo? Sa bagay, sino ba tatay niyan? Magtataka pa ba kayo kung bakit ganyan lumabas? Paano niya pinalaki yung anak niya? Eh ako naman siguro, no? Kahit siguro kalaban si Lenny Robredo, hindi siguro babastusin ng mga anak ko. Nasasabihin na, Lenny, resign ka na, duwag. Hindi siguro. Ako, masasabi ko yun. Pero itong mga anak ko, hindi siguro. Kahit na ganito ako mukhang sutil, pero napalaki ko siguro ng maayos yung aking mga anak. Hindi katulad nito, no? Ito, sulong na kung ano-ano. Sa kababaihan, na naalala ko lang bigla. Nung panahon na sinusulang niya iha-iha, may hashtag iha yan eh. Di ba? Ano ba yun? Sa away nila ni Tulpo. Yung nag-react siya dun sa rape. Nung nagkaroon ng totoong issue ng rape, lumabas yung Sara Balabagan. Dehin Bokiki. Bakit hindi kumibo si, ano, si Kaki? Eh, kailangan ng media ng tatay niya eh. Pag tumakbo eh. Alam nga namang awayin niya yung kaisa-isa network ngayon na nasa Pre TV. O hindi na ngayon. Bumalik na yung ABS-CBN. Sa Show TV ni Villanueva. Ganyan po ang sinasabi ni Pangulo. Hindi po yan walang isang salita. Sinasabi niya, magre-resign ako kung mapapatunayan nyo. Hamon po yun. Magre-resign ako kung mapapatunayan nyo. Inaakusahan nyo yung anak ko na korap. Magre-resign ako, patunayan nyo.